Ikaw ba si Romy Lapus? Ako nga. Bakit? Wag. I want to impress on you, gentlemen, that we are dealing with a syndicate, with a sophisticated intelligence network, aside from an elaborate system of communication. And I'm sorry to tell you that until now, we are facing a blank wall in trying to find out who the leaders or brains of this criminal organization are. The only thing we have found out is that they are engaged in all kinds of illegal activities.
gun running, drug trafficking, extortion, and even prostitution, all in a big scale. And the sad part, gentlemen, is that some of our informers and undercover men have been killed or just disappeared. Ang ilan sa mga taong nahuli namin ay maliit na galamay lamang. Ayon sa kanila, ay hindi nila kilala ang kanilang puno. Well, sir, that explains their elaborate communication system. And I think the best way to crack this case is to use our own intelligence units more extensively. It is a matter of meeting fire with fire. I agree with you, Captain. The trouble is that the syndicate seems to be one step ahead of us all the time. They always know in advance what we are going to do next. Baka naman napasukan na tayo, sir. It is a possibility. They may have an inside man. Well, it's one area we must consider. After all, there's no harm in being careful. Excuse me, gentlemen. Sir, ito na ang tawag na inaantay ninyo. Yes, Major. This is Colonel Castro. With regards to Lieutenant Rasul, we have located him. Good. I need him right away. Thank you. Siguro ko, ini kau, makabing maripa, kauman na mo. At taon balik. Magsukol to. Isang kau rin na magsukol. In kauman na mo, mga pasal mo, ukap, isang nun waktu. Mura-murahan tinin ko. Magsukol. Assalamualaikum, Tenente. Waalaikumsalam. Mapara ko man ako. Ang pabaita, nakatulong ko masama din sa medyo. Kaingatan ko ba? Bang maita, Sergeant? O isa baita. Sa inasi, nakatulong ko masama din. Kaunaan ko. Upon arrival, you are to proceed to the Spring Garden Food Palace in Chinatown. A man will get in touch with you. He's Sergeant Alex Suarez, your contact man. Nag-iisa ka. Hey, upo kayo. Sige lang. Napadaan lang kami. Nakita ka namin, kaya sumunod kami. Madalas ka ba dito? Medyo. Alam mo naman, eh, masarap mapulutan dito eh. Mukhang may hinihintay ka. Wala naman. Ayaw ba talaga ninyo ng beer? Pwede ka ba makausap sandali? Oo, oh, ano yun? Umari sana sa labas. Uy, bakit sa labas pa? Dito na lang, malamig pa. Doon tayo sa labas, Alex. Thank you.
Sinong taong hinihintay mo? At saan kayo magkikita? Hindi ko alam ang pinagkasabi mo, Fred. Ah, hindi mo alam, ha? Talagang hindi ko alam ang pinagsasabi nyo! Huwag mo na kaming lukuhin. Alam namin may kausap kaya. Makabubuti sa'yo. Ayaw magtapat. Alam na ganyang kabigat ang misyong ito. Mabigat talaga, Jamal. At napakadelikado. Nakita mo naman yung nangyari kanina. Isipin mo na lang, ang kinikita nila sa loob ng isang buwan ay napakalaki. Ang total niyan, sa loob ng isang taon, ay malapit-lapit sa 20 milyon. Yan ay sa extortion lang. Kaya't gagawin nila ang lahat para huwag mabuwag ang kanilang organisasyon. Sana ako mag-uumpisa. Doon ka titira sa direksyon binigay ko sa'yo kanina. Ayos na lahat. Sabihin mo pinapunta ka ni Johnny. Kaya naman namin napili ang lugar na ito dahil sa laganap ang extortion activities doon ngayon. Maaaring doon ka makakuha ng lead. May bibigay akong kontra sa inyo sa'yo. Tayo lang ni Colonel ang nakakalam nito. Ang password. Meron bang ipinagbilin? Ang sagot, wala, nangungumusta lamang. Huwag mong kalilimutan yan, ha? Siya nga pala, Jamal. Paano mo nahala tayong dalawa kanina? Sa aming mga Muslim, kuwago lang ang pumapasok sa pinto at lumalabas sa bintana. Oh, nagustuhan niyo ba luto ko? Oo, kaya lang ay magluto ka naman ng kare-kare. Ang tagal mo nang hindi nagluluto ng kare-kare. Magluto ng kare-kare, eh ang babarat niya naman magbayad. Madali lang yan. Damihan mo lang ng puso ng saging. Hmm? Oloring, aalis na ako. May pagbibiling ka ba? Wala na. Ah, Bikay. Oh. Pag-uwi mo nga pala, dumaan ka na sa palengke at bumili ka ng kakarehen. Oh, sige. Bikay, dagdagan mo na lang ng puso ng saging. Maaari ko bang malaman ang bahay ni Mang Carling? Doon. Dis! Hinahanap si Mang Carling! Duding, ikaw na nga pumunta doon, oh. Tingnan mo kung anong kailangan kay Chukarling. Oh, sige! Ikaw ba naghahanap kay Mang Carling? Ako nga, oh. Bakit, ho? Ako ho yung pinsan ni Johnny. Ah, ikaw pala ang sinabi sa aming kumingkukupa sa itaas. Oho. Halika, makita mo ang lugar. Alam mo, kahapon ka pa namin hinihintay. At kapag hindi ka pa dumating ngayon, eh baka maibigay ito ni Mang Carling sa iba. Basta't may problema, akong bahala. Oo, oh, sinabi mo eh. Ano ho yun? Yung para sa bisita. Sandali lang ho. Ayun ang mga kasumot. Hindi na tapos-tapos yung kapilyang yun. Hindi na para sa kapilyang nihingin yun eh. Alam ko, gago ka pa eh. Thank you. Sige. Ito ang susi, para sa pinto. Salamat ho. O, tuloy na kami, Luring. Sige. Des, ama ka sa kristan. Des, baka makalimutan mo yung ambag mo sa bisita.
Pasensya ka na. Total, malapit namang matapos yun. Dapat. Ang tagal-tagal ng ginagawa yan eh. Siya pala, Des. Dadalaw ko yung mamaya. Kung maaari, dito kami magiinuman. Kayo eh. Total, bukas naman para sa lahat ng tindahan ko eh. Salamat ha. Yung... Aha, oo nga pala. Sige, Des. Mamayang gabi ha. Oo. Para sa bisita. Salamat ah. Magandang araw ho. Magandang araw ho. The opening revealed at Mecca. In the name of Allah, the Beneficent, the Merciful. Praise be to Allah, Lord of the worlds, the Beneficent, the Merciful. Owner of the Day of Judgment, Thee alone we worship, Thee alone we ask for help. Show us the straight path, the path of those whom Thou hast favored. Not the path of those who earn thine anger, nor of those who go astray. Nagulat ba kita? Naku, nakatulog ako eh. Ipinagdala kasi kita ng unan at kumot. Eh, nakita ko tong libro. Binasa ko. Ewan ko nga ba kung ba't ako nakatulog eh. Ikaw na sana bahala magpapasensya. Wala nga naman yun. Naganda ka ba naman dun sa nabasa mo? Oo, napakaganda nga eh. Kaya lang, medyo malalim. Walang iniwan sa Biblia ninyo. Malalim, pero pag naunawaan mo ang kahulugan, maraming katotohanan kang matututunan. Isa kang Muslim? Oo. Ako si Jamal. Ako nga pala si Des. Hindi na ako magtatagal. Sige. Isang bagay sana ihilingin ko sa'yo.
Kung maaari sana, ipaglihim mo ang aking pagkatao. Malaking bagay para sa akin yan. Eh kung yun ang gusto mo eh, hindi naman mahirap gawin yon. Salamat. Sige, tutuloy na ako. Akala ko kakasa, nung makakilala ko, biglang kumaripas ang takbo eh. Itong si Joe, masyado malusyon. Matagal ko nung naririnig sa'yo yan eh. Uminom ko na lang. Kayo talaga oh, lagi niyo ako sinasalungat. Totoo naman eh. Wala namang katuturan yung kinukuwento mo eh. Luring, si Des, galit ba sa amin? Hindi, pagod lang yon. Baka nagpapahinga na. Baka makatulog yon. Punta mo. Hirap dito eh. Yung dalawa, may kausap. Eh, paano ako? Parin, Jimmy, masyadong mainit ang ulo mo eh. Anong malay mo kung nagpapaganda lang yon? Di ba? Oh. Sige na, tawagin mo. Tingnan ko kung anong magagawa ko. Huwag mong tingnan, gawin mo! Baka ako pamalis eh, ako papasok dyan! Relax, Jimmy baby! Salbahe talaga ito si Parin Jimmy. Alam mo, ibang klase kasi style mo sa panliligaw eh. Makinig ka sa akin. Alam mo, hindi nakukuha sa pananakot dyan. Siya nga naman, suyuin mo para makuha mo. Hindi na uso yan. Pasensya na kayo mga kasama. Manyakis to eh. Luz! Hoy! Hoy! Ano tinatay-tay mo dyan? Nakakailang ka? Kung nahihilang ka, bakit hindi kayo umalis? Bastos pala magsasagot to eh. Baka naghahanap ka ng sakit ng katawan. Bago ka rito, no? Bago nga. Kaya ngayon lang tayo nagkita. Tarantado pala ito eh. Makuha nga sa papayo. Mabuti pa kinuha mo na sa paupo eh. Oh! Sana bahala magpasensya sa nangyari. Hindi o bale. Talaga magugulo mga yan eh. Wala akong ginawa dito, kundi ang mangikil at maglaseng. Pero mag-iingat ka pa rin. Marami silang magkakasama. Baka kanila balikan. Siya nga pala. Bakit kaaga-aga wala na ako nakikita ng tao sa labas ng bahay? Maraming bagay nangyayari dito sa amin. Mas mabuti pa siguro kung huwag mo nang malaman. Humihingi ulit ako ng pamunin sa nangyari. Wala ano man yun. Salamat. Des, nakatagpo rin ng pare ang masakristang ito. Buti nga sa kanila. Darating kaya yun? Oh. Ayan o! Rocky! Rocky, ano yung sinabi ko sa'yo? Des! Des! Dumating sina Jimmy! May kasama pa ibang mukha. Chuck, nagaganti yan. Dito, Frankie. May nakakanda dito eh. Dito talaga nakatira yun. Parang Jimmy, baka umalis lang. Miss, alam niyo ba kung saan nagpunta yung tower yan? Hindi ho eh. Kasi kanina pa umalis. Baka nabalitanan niya kung sino nakalaban niya kagabi. Eh, ang ibig niyo sabihin, natakot sa inyo. Mga gago, alalaan ninyo, kayo na nabugbog. Nag-iisa lang yung tao, bugbog sarado pa kayo. Eh kasi naman eh, nakainom lang kami kagabi. Pero kung di kami lasing, may paglalagyan sa amin yun. Yan! Diyan kayo magaling! Sa inuman! Kambugan!
Maghintay tayo. Hintay natin yung kumag na yun. Siya nga pala, miss, bigyan nyo sila maalmusal. Yan di kayo magaling sa pagkain. Search! Wala! Kilala ba niyo nakatira dyan? Kaninang umaga para umalis. Sino ba sa inyo nakakakilala sa kanya? Wala ko, Chief. Kasi bagong lipat lang yun dyan eh. Sige, pagbalik niya rito. Tawagan niyo ako sa numero ito. Bakit to? Wanted ba siya? Oo. Multiple murder with robbery ang kaso niya. Kaya, huwag niyong kalilimutan tumawag sa akin. Basta't bumalik, tawagan niyo ako. Oo. Mga bata, tayo na. Blooming Street, 4,720. Abad Santos, 4,225. Para mayroon kayang koleksyon natin. Divisoria, 10,400. Tayuman, 3,042. Kalookan, 18,500. Kumain ka na ba? Hindi pa. Marami. Paganda mo kami. Hindi, hindi na magtatagal ito siguro. San Andres Bukit, 4,200. Pumasok na ba lahat ang distrito? Lahat, boss. Maliban na lang sa palok. Pero talaga naatraso lang yun. Kay Ryan? Kompleto na ho. Ikaw? Ayos ho, boss. Kano lahat ang total? 243,607. Sige, intrigan nyo na yan. Tingnan, titignan mo yun. Siguradong epekto sa dala nun. Sundan pa natin. Wag. Dito muna tayo. Daddy, baka makalimutan mo, may tatawagan ka. Ah, oo nga pala. Naku, Daddy, ah, baka kung ano na yan, magsiselos ako. Importante ito. Doon na muna kayo, ha? Hoy, hoy! Ibaba mo yan. Ginagamit ko. Ginagamit? E, paano mo gagamitin? Andiyan ka. Ito ang telepono. Ang layo-layo mo. Basta ginagamit ko. Eh, paano mo nga gagamitin? Hindi ka dumadayal. Ah, alam ko na. Baka remote control. Piloso po ka, no? Baka gusto mong tirisin kita. Tan! Doon na lang tayo tumawag kay Alang Estre. Mabuti pa. Doon na kayo tumawag. Buti pa nga. Remote control pala telepono rito. Hello? Hello, Edwin. Anong balita tungkol sa dalawang bata mo? Masamang balita, boss eh. Bakit? Anong nangyari? Eh, nakuha ng mga parak sa estero. May mga tama ng baril. Alam mo ba kung sino bumaril? Nagpatanong na nga ho kami. Eh, sabi ng mga polis, wala daw silang lead. Sa madaling salita ho, wala silang suspect. Pwes kayo ang mag-imbestiga. Gamitin nyo ang mga impormante nyo. Alam kong marami kayong koneksyon. Mag-usisa kayo. Basta, gusto kong malaman ang resulta ng investigasyon ninyo. Baka ito na may atrasong personal lang o baka naman nasusundan na tayo, ha?
Basta gusto kong malaman ang resulta. Oo, boss. Hello? Frankie. Oh, si Frankie nga ho ito. Frankie, nakita na yung dalawang bata ni Edwin. Oh? Mag-ingat kayo, huwag kayong magpabaya. Maaaring may bago silang tauhan na sumusunod sa atin. Oh, mag-ingat ho kami. Okay. Chago! Boss, may napansin ka ba sa labas? Meron, boss. Isang taxi na siraan nata sa kanto. Tignan nyo. Chago, sa susunod, pag may napansin ka sa labas, hindi pangkaraniwan, sabihin mo kagad sa akin, ha? Oo, boss. Re, pare. Pare, may diprensya. Kayo na pa yung mister. Pero tumawag na ako sa opisina. Magpapatala na rin ang akatak. Sige. Nasa loob. Ingat lang. Musang to base, kami base. This is base, go ahead, Musang. Musang in front of warehouse along Tindalo Street, corner, P. De Santos. Koleksyon ko, na-release ko na. Yung epektos nyo. Dapat nakuha na yung mga epektos nyo araw pa. Andiyan pa rin. Yung marijuana nakuha na. Frankie, eto mabigat. Heroin at cocaine. Frankie, first class yan. Million ng halaga. Meron nang tumali dyan. Frankie, mga baril. Yan ang nagpapasakit sa ulo ko. Hanggang hindi maalis yan. Hindi ako mapapalagay. Mamon, kailan pa dumating? Pahina lang madaling araw. Medyo mahirap lumusot sa checkpoint. Eh. Kaya mo ato, bukas na bukas din. Didispatch ako ito. Salamat. Hoy! Ikaw! Anong ginagawa mo dyan? Musang to base,
force immediately, holding same position. Request positive, Musang. Musang to disengage. Itong mga epekto, kailangan natin ilipat sa kabilang bodega. Huwag kayong mag-iwang kahit na ano. Huwag kayong magpabaya. Ngayon na pinasok na tayo ng kunsino. Kayong dalawa, meron ba kayo nakit ng tao sugatan? Naka-jacket na itin? Oo! Saan nagpunta? Doon ho! Ano ba? Niloloko niyo ba kami? Hindi ho! Talagang doon ho! Anak ng po! Kayong dalawa, doon kayo! Sige! Ikaw, sumama ka sa akin! Ano yun? Nakita ho namin siya sa may kanto. May sugat ho siya. Tama ng barilyang pare. Kailangan madala ka sa ospital. Kung maaari sana, huwag niyo na akong dalhin sa ospital. Ako si Jamal Rasul. Isa akong alagad ng... Teka. Wala akong gustong malaman tungkol dyan. Kung ayaw mo padala sa ospital, bahala ka. Buhay mo yan eh. Sa akin, wala akong pakialam sa anumang bagay na wala akong kaugnayan. Mas konti na alalaman ko sa isang bagay. Mas konti ang kailangan ipaliwanag ko. Marami ng dugo na wala sa'yo. Baka hindi ka tumagal. Wala naman akong kakilalang doktor. Meron, doktor ng kabayo. Pero doktor ng tao, wala. Ano pare? Ano desisyon mo?
May numero akong patatawag sa inyo. Sabihin niyong naririto ko. Walang sumasagot eh. Eh, sino pang sasagot madaling araw na? Kung alam ko lang, hindi ko na pinagamit yung telepono. Salamat, Lolo, ah. Lista mo na lang. Eh, ano pa nga ba? Pero walang sumasagot eh. Kiriring lang ang kiriring. Baka walang tao. Pare, meron ka bang ibang kakilalang tao na makakatulong sa'yo o matatawagan? Oo. Doon sa may sampalok. Sa Calle Loreto. Sa eskinitang unang akbang, may isang babaeng nagngangalang Des. Kikoy! Dito! Bakit? Anong kailangan nyo? Kayo ba si Aling Des? Ako nga, bakit? Pinapatawag ko kayo ng mga jamal. Kailangan niya ng tulong. Tulong? Anong nangyari sa kanya? Sugat po siya eh. Kailangan niya ng doktor. Nasaan siya? Ang dun siya sa amin. Kung gusto niyo, sumama kayo sa amin. Pilis-pilisan lang ho niyo. Naku, Des. Huwag kang sasama. Baka kung ano na yan. Hindi ho. Totoo ito. Kailangan na kailangan niya ng doktor. Eh, talaga pa lang nangangailan ng tulong eh. Saglit lang ha. Magbibihis lang ako. Ha? Sasama na ako. O, sige. Kundi lang sa'yo, Des, hindi ko gagawin ito eh. Alam mo ba kung gano'ng katagal na ako nagretiro sa panggagamot? Mahigit ng 15 taon. Alam ko naman, Ninong eh. Hindi niyo matitiis na hindi lapatan ng lunas ang isang taong maluba ang karamdaman. Kundi lang kita, inaanak. Hindi ako susubo sa ganito eh. Alam mo ba kailangan i-report ko pa sa may kapangyarihan ng mga taong may tama ng bala? Yun pa nga isa, Ninong eh. Tutal, tumulong na rin lang kayo. Eh, dilubusin nyo na. Oh, eh ano pa nga ba itong ginagawa ko? Ligtas na ba siya, Doktor? Oo. Pero pabayaan nyo lang magpahinga. Marami kasing dugo na wala sa kanya. Ngayon, pagkatapos na mawala ang epekto ng anesthesia, magigising na yan. Ito yung gamot na bibili ninyo. Painom nyo 3 beses sa maghapon pagkatapos kumain, ha? Oh, eto. Oho. Maraming po salamat, Ninong. Oh, sige. Ingatan niyo yan, ha? Alis na ako. Sige, ho. Salamat po, Tang. Okay, sige. Kumusta ang lakad niyo? Ariglado, boss. Siguradong hindi na makikita ang bangkay ng taong yon. Yung taxi? Lalong hindi na makikita yon. Dahil pinakapitan na namin sa talaba. Nag-aalala ako doon sa tao sinabi mo may tama ng bala. Hindi na nakita yon. Nawala na lang. Nagpapunta ako ng mga tao sa ospital, walang balita. Sa mga istasyon ng polisiya, wala silang report ng tao may tama ng bala. Huwag mong sabihin, kinain na lang siya ng lupa. Sinuwid na namin lahat ng kalit iskinita ni isang tao. Wala kaming nakita. Totoo yung boss. Meron kaming nakita. Pero 2 bata lang. Bata? Anong bata? 2 bata nagtutulak ng kariton. Yung bang namumulot ng basura. Tinanong pa nga namin kung meron silang nakita. Wala raw. Nakakatawa nga sumagot yung 2 eh. Yung isa, dun daw. Yung isa, dun naman sa kabila. Parang ang gago yung mga kausap namin eh. Kariton, ha? Gano'ng kalaki yung kariton? Malaki. Alangan nga doon sa 2 bata eh. Malaki yung kariton, maliliit yung mga bata. Ano naman ang laman ng kariton? Papel, karton, yung mga napupulot sa basuran. Nakita niyo naman ang ilalim ng basura? Hindi. Alam naming basura lang yun eh. Ganon ha? Bert, hindi tinignan ang laman ng basura. Hindi tinignan!
Hindi tinignan, ha? Alam niyo ba, na kayo lumalabas na gago? Maaring ang taong hinahanap niyo, doon nagtago sa ilalim ng basura. Huwag mo naman sabihin gago kami. Hoy! Hanapin ninyo ulit ang mga bata na yan. Hanapin ninyo ulit. Huwag ninyong tatakutin. Bigyan ninyo ng pagkain, bigyan ninyo ng pera. Kailangan kumakita yung tao na yan. Sir? Ah, sargento, halika. Maupo ka. May balita ka ba tungkol kay Teniente Rasul? Wala pa, sir. Matagal-tagal na rin tayong hindi nakakabalita sa kanya. Yes, sir. Nag-aalala kung baka meron nang nangyari. Ako man, sir, nag-aalala rin eh. Dumadaan ako sa tinitirhan niya. Tumitingin-tingin. Pero sa palagay ko eh, hindi pa siya bumabalik. Bueno, umasa na lamang tayong walang masamang nangyari sa kanya. At kung sakasakaling makasagap ka ng balita, huwag lang na hindi mo ipaabot sa akin. Yes, sir. Kailangan mo sa pampuyabahang sa atin eh. Hindi masarap, pero nakubos ka rin. Bakit? Ako lang ba? Ikaw din naman ah. Alam mo bang, Koy? May surprise ako sa'yo. Ano yun? Pero promise mo sa akin, hindi mo sasabihin kay kanino. Oo! Talaga? Kahit kanino? Oo! Promise! Talaga? Oo! Ito, pangkalawaw ito. Huy, kay Mang Jamal yan. Pagka nakita sa'yo yan, labot ka, magagalit sa'yo yun. Akala ko ba hindi mo sasabihin? Bakit? Sinabi ko ba? Pareho na rin yun. Pahiram nga, pati siya. Huwag! Ganito yung mga napapanood ko sa sini eh. Uy, baka pumutok yan! Hindi, akong bahala. Eh, uwi na tayo! May sabi sa inyong galawin niyo yan. Hindi naman ako kumuha, Mang Jamal eh. Sige, Koy, natutulog ko kayo. Kinuha niya. Pinaputok niya nga po eh. Subungaro, sabi mo ko na subungan. Baka kayo naman ang barila. Ah, basta, hindi ko kinuha. Ah, basta, magkasama tayo. Inaago mo pa nga sa akin eh. Huwag na kayo magtalo. Apuan niyo ito pasok sa ulo niyo. Ang barila hindi laruan. Nakakamatay yan. Kaya ayokong gagalawin yan. Naintindihan niyo ako? Hindi na ako mauulit. Mabuti. Mang Jamal? Hmm. Bakit ho ang laki-laki ng baril ninyo? Bakit ho ibang-iba sa baril ng pulis? Yan ba ang tinatawag na pangkalabaw? Oo, pangkalabaw. Yan ang tinatawag na Magnum 357. Magnum? Bakit ho malaki at mabigat? Mayroon ako nakita, maliit lang ho. Iba-ibang klase yung Magnum. Magnum 22, Magnum 41, 44, 454, at 9mm na Magnum. Yan ang 357. 357? Oo. Mang Jamal, malakas po ba yung Magnum 357? Ang sabi, ang Magnum 357 ang pinakamalakas na baril sa buong mundo. Mang Jamal? Hmm. Bakit ito iba-iba ang mga bala? Tulad ng baril, iba-iba ang uri ng bala. Paliliwanag ko sa inyo para malaman nyo kung bakit ko pinagbabawal sa inyo ang paglaro ng baril. Ang balang ito ang tinatawag na piercer. Tumatagos ito sa pader, semento o hollow blocks. Si Mang Jamal, hindi pwede magtago sa likod ng semento o hollow blocks. Siyempre naman, tatamaan ka nun. O nga no? Ito naman ang tinatawag na stopper.
Kapag tinamaan ka nito, sasabog pa sa loob ng katawan mo. Ito naman ang blaster. Ang balang ito ay sumasabog. Parang shotgun? Oo. Di, Gino, kailangan sintadurin pa. Ang Jamal, pwede niyo kaming turuan gumamit ang barel? Hindi pa sa ngayon. Paglaki-laki niyo na. Pangako yan, Mang Jamal. Oo. Pero ito ang tandaan niyo. Ang barel ay mabuting alipin. Masamang Panginoon. Ang ibig kong sabihin, kapag ang baril ay ginamit sa kabutihan, mabuti yan. Pero kung magpapadala kayo sa kapangyarihan ng baril, masama yan. Naintindihan niyo ako? Opo. Opo. Ha? O huwag niyo nang gagalawin yung baril, ha? Opo. Mangimo, nagpapasalamat ako ulit sa inyo. Napakalaking bagay ang ginawa niyong paglihim sa nangyari sa akin. Walang kwenta yung kalimutan mo. Alam mo, hindi mo na itatanong, nung kabataan ko, marami na rin ako napasukang gipit. Oo nga pala, ang mga bata. Inutusan ko, hindi mo na kailangan hintayin pa. Sasabihin ko na lang na umalis ka na. Sana eh, bago ako umalis, makita ko sila. O sige, tara magkape muna tayo kay Loloy. Hindi magtatagal, babalik na rin yun. Jamal? Hmm. Ayos na lang kayo? Oo. Hinintay ko lang kayo para naman magkita tayo bago ako umalis. Magaling na po kayo? Kaya na po? Oo. Siya nga pala. Maraming salamat sa inyong dalawa sa ginawa niyong pagtulong sa akin. Wala yun. Okay lang yun eh. Sana bumalik kayo dito sa amin. At Jack, babalik ako. Huwag kayo maiinip. Bigla na lang susulpot dyan. O anong gusto niyo pasalubong? Ay, akin! Lechon! Pansit, spaghetti, basta lahat ang masasarap na pagkain. Sa akin, gusto ko baril-barilan. Yung parang totoo, yung may bala. Jamal, huwag mo intindihin yan dalawang yan. Halos lahat gusto. Mang Jamal, andyan na yung mga taong humahal sa'yo ng isang gabi. Nasisiguro mo? Oho. Yan nga ako yung nagtanong sa amin eh. Lumayo kayo sa akin. Loy, doon ka sa loob. Pitawan niyo ako! Ikaw, asan niyo ito ang hinahanap namin? Asan? Hindi ko alam. Hindi kayo masangkot dito. Tawagan niyo yung numero ang binigay ko sa inyo. Oo, Jamal. Ang labis kong dinaram ka ay kahit anong bakas ni Sarento Bulusan ay wala kaming natagpuan. Pati ng taxi ang ginamit niya. Pero kung napahamak man siya, nasisiguro kung marami siyang tinangay. Diyan nga nagigitit ang kalooban ko. Ang mga tao niyan walang nalalaman kundi karahasan ang pumatay. Anong kalan na sa atin? Manhid. Kaya din naman natin sukulian ang karahasan yan. Pero alam ko kung ginawa natin yan, hindi makakatulong sa ating kaso. Ang kailangan natin ay kanilang puno at hindi yung mga maliliit na yan. Maaari rin namang hindi nila kilala ang mga nakatataas kanila. Tama ang direksyon ang sinusundan natin.
Marami ako nakitang epekto sa bodega ng gabi yun. At marami rin nagtipon-tipon doon. Alex, saan ko makikita yung taong sinunda namin? Si Frankie, abay madalas yun doon sa Wild Lagoon, sa may timog. Easy ka lang. Tawagin mo. Ikaw ba naghanap sa akin? No. Bakit? Anong kailangan mo? May nakapagsabi ko sa akin na matutulungan niyo ako. Anong klase tulong? Kailangan ko sana ng trabaho. Anong klase ng trabaho, alam mo? Kahit na anong trabaho yung bigay niya sa akin, gagawin ko makakaya ko. Mare, saan ko kayo pupuntahan? Ang makalawa, dito rin. Titingnan natin. Salamat ho. What good is sitting all alone in your room? Hear the music play. Life is a cabaret, old chum. Come to the Des. Kumusta ka? Magaling ka na ba? Oo. Eh, gusto sana kitang pasalamatan pero hindi ako nagkaroon ng pagkakataon nung pinuntahan mo ko. Hindi mo na ako dapat pasalamatan. Ang importante, magaling ka na. Yun nga eh. Kung desiyod, eh, siguro hanggang ngayon hindi pa ako magaling. Bakit? Hindi naman akong gumamot sa'yo ah. Hindi naman akong doktor mo eh. Siya nga pala, Des. Alam ko na pagkatapos ng mga nangyari, utang ko sa'yo isang paliwanag. Hindi, Jamal. Hindi mo na kailangan gawin yan. Kung may nagawa man ako, yun ay sa dahilang may tiwala ako sa'yo. Na malaki ang dahilan mo. Frankie, eto yung litrato ng pakawala nila. Lahat ng mga grupo natin, meron na yan. Jamal! Des! Des! Ha?
ako sa baba. Tinyo yung Terasol! Tinyo yung Terasol! Tinyo yung Terasol! Sino yan? Sergeant Ortiz to! Nasundo ka ni Colonel Castro! Kailangan ka sa headquarters! Ngayon din! Ano pa ang kanyang pinagbilin? Wala! Basta kailangan ka raw! Tinyente! Ako ba yung naharap niyo? Sir, hindi totoo mga sundalo napatay. Bakit mo nasabi yan? Sir, bukod sa pegang ID, hindi regulation uniform ang ginagamit nila. Fake ang mga ito. Be sure to include this in your report. And I want it on my desk first thing in the morning. I'll attend to it personally. Yes, sir. Sir, buhay pa itong isang to. Kumuha ka ng stretcher. Yes, sir. Samahan mo. Alam kong nagdaramdam ka sa mga pangyayari. Ngunit hindi natin maiwasan yun. Sapagkat may mga pagkakataon na kahit anong gawin mong pag-iingat, malalantad ang iyong trabaho. Kinululungkot ko, sir. Hindi natupad ang pinagagawa niyo sa akin. I'm sorry I disappointed you. Don't be sorry. I'm not disappointed. Ginawa mo ng lahat. I could not ask for anything more. Right now, you're no good here anymore. Kinakailangan bumalik ka na sa dati mong destino. Yes, sir. Come in. Sir, the investigative report on the Gabalon case. Thank you, Captain. Captain, I want you to meet Lieutenant Razul. Lieutenant, Captain Rios. The lieutenant was our undercover man in the criminal syndicate case. I've heard a lot about your exploits, Lieutenant. Your brilliant combat record in Mindanao. Karangalan kong makilala kita. Salamat to, Kapitan. Ikaw palang undercover namin. Sayang. Malapit na sanang malutas ang kaso. Alam kong masakit ang mga bisto sa ganyang trabaho. Pero kalimutan mo niyan. Talagang ganyan. You can't win them all. Excuse me, sir. Lieutenant Razul, telephone, sir. You can take it here, Lieutenant. Yes, sir. Hello. Lieutenant Razul? Ito nga. Jamal, kahit anong sabihin nila, huwag kang paborito. Papatayin ka nila. Alex? Narinig mo ang kaibigan mo, Lieutenant. Kung gustong makita pang buhay ang kaibigan mo, pumunta ka rito sa club. Gusto ko lang makapag-arigluhan sa'yo. Huwag kang magsasama ng iba. Naintindihan mo? Si Alex bang kausap mo? Oo, sir. Meron ba siyang pinagbili? Wala naman, oo, sir. Nangangamusta lang.
May kasama ba? Wala siyang kasama. Nag-iisa lang. Karon! Alam mo, ang ayoko sa lahat, yung ginagawa akong gago. Gumawa pa kayo ng palabas para mapaniwala kami na wanted ka. Kumontik mo na kami mapalusutan. Pero ngayon, ang lumalabas, ikaw ang gago sa lahat. Karting. Saan, Frankie? Paala na kayo. Kahit saan, wag lang dito. Alam mo ba sa katatuwa nito? Baril mo pa ang papatay sa'yo. Kayong mga Muslim, puro kayo tapang, pero kulang kayo sa utak. Utak na mukhang meron kayo. Yan ang masama eh. Lagi nyo kaming minemenos. Huwag kang Are you all right, Lieutenant? Yes, sir. Good. Sir, walang tao sa loob. Okay, take these people away. Yes, sir. I'll do it, sir. Makinig kayong mabuti, ha? Hindi ko gusto ang mga nangyayari. Si Efren at ang mga ibang kasama ni Frankie, pinatay ng Muslim na yon. Lalo muna kayo. Pero ang pinaka-importante ay mapatay natin yung Muslim na yan bago makalis bukas. At kung sakali man siya makalis, dapat dumating siya sa Mindanao sa loob ng isang kabao. Tsakin naman ninyo ang pinagagawa sa atin. Ako naman ang naibit! If this fellow talks, it can lead us somewhere. Well, I hope so. Alex, how's interrogation going on? Pinigay ko na ng gusto eh. Talagang walang nalalaman. Palagi ko iparehod niya nung una nating nahuli. Hindi rin kilala ng kanilang pinuno. Ano kaya kung pangakuan mo ng kahit na anong gantimpala? Wala rin, sir. Sinubukan ko na yan. Talagang walang nalalaman. Hindi nila kilala ng kanilang pinuno. Tinatawag lang sila kung kailangan sila. Nakikiramay po ako.
Masusa ako kanyang mga bata-bata. Huwag ako kusog mabuhi kamo magbing. Sumagawain punglo suko kako kugdan ganyo. Mga iyo ako suhod patuhan na wala. Makasod kamo sulga. Misan unang na inpagtawag dahatuhan. Hambuhok dahin tuhan. Minsan uno yung pagtawag taha sulga. Hambuhok dahin sulga. Para mga tao. Way tusa. Akabayan si nagpapansiri. Dito na kita niyo makita-kita. Sampay pa kayo napusan. Wassalam. Jamal. Alam kong dito kita matatagpuan. At alam ko rin napakasakit sa'yo ang nangyari. Kung ano man ang magiging halaga ng sasabihin ko sa'yo ngayon, saan ay pag-ingatan mong iyong sarili? Salamat, Des. Jamal, makikita ka pa kaya namin? Thank you.
susunod na kakanin mo itingga. Maawa ka sa akin. Bakit? Naawa ba kayo dun sa dalawang batang pinatay niyo? Mali yung ginagawa mo, boss. Huwag kayo naglalakad na nag-iisa. Iba ugali ng mga Muslim. Palagay ko, wala na rito yun eh. Sobra naman ang tapang niya. Akala niya, kaya niya tayong ubusin eh. Basta dito ang sasabihin sa inyo. Ipinanganak akong magulang. Hindi ako mahuli ang nakababa ang aking pantalon. Tsaka hindi na uso ngayon ang tapang. Ang kailangan niyo yung gulang. Tama ka, boss. Hanggat naririto ako, nakakasiguro ka. Gentlemen, ang ballistic report ng ating criminal investigation lab ay nagpapatibay ng ating kinatatakutan. Ang mga balang pumatay sa mga tao sa restaurant, sa labas ng building, at sa barberya ay nanggaling sa isang baril lamang. Isang Magnum 357 owned by Lieutenant Razul. And what do you intend to do, Colonel? I will have to issue a look for an arrest order immediately. This is a ticklish situation, sir. It is very hard to arrest a fellow officer. Yes, I agree with you. But what alternative do you have if he has broken the law? Does being a soldier make him immune from arrest? Colonel Castro, it is imperative that we get to the bottom of all this. Maraming katanungan ang nangangailangan na sagot. Bakit, Colonel? Lahat ba ng patayang ito ay konektado sa Setisa? O baka naman nasisiraan ng bait si Lieutenant Razul? Captain Rios, we will know the answer to all those questions after we apprehend Lieutenant Razul. In the meantime, my orders for his arrest must be sent to all our units in the city. Supposing he resists arrest, sir, paano kung lumaban? Shoot to kill? Thank you.
148149. Car 148 calling base. Car 148 calling base. Stand by, 148. Car 149 calling base. Cars 147, 148, 149. Proceed to filtrate area. Lookout 4 and arrest Lieutenant Jamal Rasool. Believed inside abandoned PNB building. Approach with caution. Subject armed and considered dangerous. Car 149, location filtrate area in front of PNB building. Roger, car 149. 149, it is engaged. Roger, 149. Reyes, secure the left wing. Yes, sir. Let's go, man. Yung lima, sa itaas. Tanda ninyo, pag nakita ninyo, huwag niyong bibigyan ng pagkakataon. Shoot to kill. Yes, sir. Sumama ka sa amin! Kinalulungkot ko, Sarento. Makakasama lang ako sa'yo. Kung okay bang Reyna. Huwag tininde! Mapipilitan ako! Ikaw ang bahala, Sarento. Bakit pinatakas? You son of a bitch! I'll have you caught back here! Come on in yo! Ba't ngayon lang? Nakita ko kasi si Aning eh. Pilit na nagpasama. Ano yung nabili mo? Eto, pork chop tsaka hipon. Sige. Luto ka na. Frankie! Tangina mo. Stupid ah! Masyado kang pabaya! Nasundan ka! Frankie! Sino-sino ang inyong puno at kung sino nag-uutos dun sa mga huwad na sundalo. Hindi ko alam. Tinatawagan lang ako sa telepono eh. Yung totoo, Frankie, kung di papares kita sa ginawa ko sa Otsabolas. Ang alam ko lang, mga sundalo sinasabi mo, dun sa butiga sila nagtatago, sa kayo, Orqueta, sa kanto ng Batangas.
ako pang sinisisi mo kung bakit pinagpapatay ang mga tauhan natin? Ikaw ang militar. Kilala mo yung Lieutenant Rasul na yan. Bakit hindi mo gamitin ang mga sundalo mo para hulihin siya? Alalahanin mo, Jimmy, na ako at wala nang iba ang nakatuklas kung sino ang sumusubaybay sa ating organisasyon. Kung hindi, baka nabuwag na tayo. Ngayong alam mo na kung sino ang sumusubaybay sa atin, ano naman ang ginagawa mo? Well, for one thing, I've neutralized Lieutenant Rasul. Neutralize? Paano mo sasabihin sa akin na neutralize mo na yan? Alalahanin mong hanggang ngayon, ang Muslim na yan ay gumagala sa kalsada at pinapatay ang mga tauhan natin. At wala kang magawa. Well, that's a risk they have to take. Alam nila kung anong pinasok nila. Nakinabang din naman sila. At isa pa, wala naman nakakalam tukol sa ating dalawa. Huwag kang pakasiguro, Captain Rios. Alalahanin mong ako ang namamahala ng mga koleksyon at lahat ng communications natin. Madali akong matrace! Samantalang ikaw! Jimmy, you're panicky. You're losing control of yourself. And a man who panics is dangerous. Hindi lang sa kanyang sarili, kundi pati sa kanyang mga kasamahan. Don't worry. Everything will be all right. Hindi ka matitrace. I promise you that. Jimmy. Jimmy boy. Sa'yo na sila tatanggap ng utos. Yes, sir. Our sergeant, pagdating doon, huwag muna ka mong i-discarga mga efektos.
Sige, kapitan! Ituloy mo! Umalaw ka! Ibabayo! Natatandaan ba, Kapitan, na sinabi mo sa akin na nakita tayo sa headquarters? Ang sabi mo, masakit mabisos sa ganitong trabaho. Totoo ang sinabi mo, Kapitan. Ngayon, nasisiguro kong nararamdaman mo na rin ang sakit. Dahil nabisto ng kasamaan mo. Isang bagay lang nakalimutan mo, Kapitan. Ang tiyaga naming mga Muslim. Hindi kami tumitigil. Lalo na sa pagkikipaglaban. Diyan kami matyaga. Kaya sumama ka sa akin. Putangin na mong Muslim ka! Una kang mamamatay! Ang dapat sa inyo taboy sa dagat! Wala kayong karapatan dito! Karapatan? Anong karapatan ang hinahanap mo? Kapitan, nung dumating ang mga Kastila, kaming mga Muslim ang lumaban sa kanila. Umalis sila. Naiwan kami rito. Nung dumating ang mga Amerikano, lumaban din kami. Umalis sila. Naiwan kami. Ganun din ang ginawa namin sa mga Hapon. Pero ikaw, Kapitan, hindi ka na makakalis dito. Maiiwan ka dito. Dahil sa papatayin kita. Kaya bumunod ka, Kapitan. May mga bala akong inilalaan para sa'yo. You son of a bitch! Siratul Lazina na ang ta'alayhim, ngayon magdubi alayhim mulang paaliin. Amen.